Oh, hello! Balita ko, nagpapapayat ka na. Congrats, ha? Tuloy mo yan. Ah? Hindi na bumababa yung timbang mo? Nako, baka weight plateau na yan. Halika, pag-usapan natin. Isang common experience sa mga tao nagbabawas ng timbang ang pagkakaroon ng tinatawag na weight plateau. Kadalasan, nagiging source din ito ng frustration ng mga tao, dahilan para hindi na po nila ituloy ang kani-kanilang mga weight loss journey at mag-relapse. Nangyayari po ang weight plateau kapag ka ang timbang ay hindi na nagbabago for a specific period of time. Ibig sabihin, hindi po nadadagdagan at hindi rin po nababawasan ang mga timbang. Nangyayari kasi ito for one reason, the body is built for survival. Kumbaga, habang bumababa ang inyong mga kinakain na calories, binababa din po ng ating mga katawan ang pangangailangan niya para mabuhay tayo. Kaya nangyari, bumababa lang din po yung kinakailangan para ma-meet ng katawan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ending, equal lamang o walang nababawas, walang nadadagdag sa timbang, hence your weight plateau. Kumbaga, parang nangyayari yung sinasabi ng mga matatanda, kapag ka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. At unless magkaroon po ng pagbabago either sa dami ng kinakain o sa inyong physical activity, hindi po makakaalis sa weight plateau. Kaya naman, best pa rin po dyan ay ang mag-ehersisyo para ma-increase ang inyong physical activity level at ang inyong mga calories out. So ang tanong, paano nga ba mag-ehersisyo? Ang sabi ng mga pag-aaral, nakatutulong kasi ang exercise para makaiwas sa mga chronic diseases katulad ng mga sakit sa puso, sa obesity, sa diabetes, sa stroke, certain types of cancers, maging mga depression at anxiety, kaya naman po mag-ehersisyo na po kayo. Sabi din, mainam na magkaroon po ng around 150 minutes of moderate intensity aerobic exercise per week or around 30 minutes per day 5 times a week. Maganda rin po kung sasamahan ito ng 2 to 3 times per week na strength training for your major muscle groups katulad ng chest, ng back, ng shoulders, ng biceps, ng triceps, ng abdomens, ng quads at ng hamstrings. Bukod pa po riyan, napakaganda din sana kung mayroon kayong flexibility exercises around 10 minutes per day, 2 to 3 days per week, at samahan din po ng balance exercises katulad ng yoga around 20 to 30 minutes per day hanggat maaari. Note lang din po natin na mas mainam na mayroon kayong warm-up at cool-down before and after your exercise session para hindi po mabigla ang ating mga muscles. Paglaanan din po ng around 5 minutes each warm-up and cool-down para po nasa safe side tayo. Maraming benepisyo ito. Sabi nga, ang exercise ay halos katumbas na din po ng gamot bilang secondary prevention sa inyong coronary artery disease at pre-diabetes, at mas epektibo ito kung isasama po ninyo ang pag-inom ninyo ng inyong mga maintenance medications. Sinasabi rin po na mas nagiging epektibo ang inyong mga iniinom na gamot kung sasamahan ninyo ito ng pag-ehersisyo on most days of the week. Pero kung kayo po ay mayroong sakit sa puso o buntis, mas mainam na magpa-check up po kayo sa inyong mga doktor upang makakuha ng clearance at nang malaman kung ano nga po ba ang mga exercise regimen na po pwede ninyong itry. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw lang po talaga namin na nagkakasakit kayo, kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. Paano? See you next episode! Ingat!